Hey guys, what's up? It's Noy Tips here. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa job offer dito nga sa Canada. Again, kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na mayroon akong bagong upload dito sa ating channel. Halika na, maghimay ulit tayo. So there you go guys. So again, ang pag-usapan natin, ito ngang paano ba makahanap ng job offer dito nga sa Canada. Dahil nga sa medyo napakahirap din. Ito yung pinaka-challenge din. Ano? But again, sinasabi ko sa inyo na sana ay makapagbigay gabay man lang itong aking channel. At sana huwag naman kayo umalis agad-agad. Oo, panoorin nyo ang buong detalye. Dahil nga sa ako may gusto kong mapunta nga kayo sa Canada. Dahil nga sa benefits wise, napakaganda. Lahat dito, napakaganda talaga. So I hope na makakuha man lang kayo ng idea na kung paano mag-apply dito nga sa Canada. At sana man ay makapagbigay inspirasyon sa inyo sa mga nagbalak, nag-isip na pumunta sa Canada. So but again, ipapakita ko dito sa aking computer kung paano kayo makahanap ng employer or job offer. Okay? So but again, dito ulit tayo sa computer at titingnan natin kung ano ba ang magandang gawin ninyo. Okay? So again, guys, andito tayo sa computer, no? At puntahan natin yung Saskatchewan.ca. At then dito, i-type ninyo yung SINP. And dito sa SINP, puntahan ninyo tong application. So ito yung Saskatchewan Immigration Nominee Program na pwede ninyong applyan, isang pamamaraan na pwede kayo mag-apply dito sa Canada. Ano? So ito po yung SINP, mag-migrate kayo sa Canada through SINP. Ito yung province ng Saskatchewan. So ito yung nangangailangan talaga sila ng mga resident applicants or non-Canadian na gusto na manirahan dito sa Saskatchewan. Yung isa dito ay nominee successful applicants of federal government for permanent residence in Canada. Okay? So again, sinasabi ko sa inyo, itong tab na to, mag-apply kayo dito, mag-register kayo. Okay? So napakasimple lang to. But again, itong ating website na ginagamit, ilalagay ko sa description box para kayo hindi naman kayo mahirapan, no, kung paano natin ginagawa. But again, puntahan nyo lang itong apply to SINP. Mag-register kayo dyan. So mag-scroll down tayo. Ito yung mga benefits. Ano ba yung mga benefits dyan? So ito yung talagang napakaganda to na lahat dito andito sa website na to at kayo mismo, no? Kayo man ay basahin nyo lahat ng information dito. And I'm pretty sure na makakakuha kayo ng detalye, idea kung paano ba kayo mag-apply. Okay? So ngayon punta tayo dito sa International Skilled Worker. So dito sa International Skilled Worker, puntahan natin yung in demand, occupation in demand. Okay? So dito sa baba, ito yung don't have a job offer. Hindi kailangan ng job offer. Saskatchewan, but highly skilled in demand occupation. Ito yung may mga ano dito. Dito yung mga criteria. At ito yung sinasabi ko lagi. Every time na mag-apply kayo sa Canada, una ninyong gawin ang eligibility. Paano kaya ako mag-apply sa Canada or paano kaya ako mag-qualify sa Canada? Yun ang unang agad. No? Kasi ang importante, alam natin yung ating mga eligibility kung tayo man ay mag-apply sa Canada. Okay? So again, ang eligibility dito ay titingnan natin yung details. At ito yun. Live outside Canada. Yan. Ang bawal dito ang refugee claimant. Yan. Hindi pwede yan mag-apply dito. At napakaganda rin nitong SINP. Dahil yung kanilang CLB or yung IELTS na sinasabi ko lagi sa inyo ay 4 lang talaga. Napakababa. Ay, Jesus. I don't know. Napakababa lang talaga.
Imagine mo 4 lang yan. Okay? So ito po yung English proficiency nila. And tingnan nyo. Oh, nasa 4 lang. Nasa 4 lang to. Ito yung IELTS na sinasabi ko. Dalawa kasi yan. Yung CELPIP at saka IELTS. Pero kung mayroon kayong IELTS, pwede na kayo hindi mag-CELPIP. Okay? So, imagine mo 4 lang ang kailangan. Ang reading niya is 3.5 lang. Tapos ang listening niya is 4.5. Ang written niya is 4. And speaking is 4. Kaya nga dito nga sa IELTS na to, ang importante kasi alam natin yung practice. Practice lang talaga ang the best. Okay? So, again, balik tayo dito. Itong assessment grade na yan, pindutin nyo yan. Meron kayo makikita dyan. Okay? And then, ano pa ba ito dito? Ito yung mga listahan. Itong occupation list na to. Titingnan din natin. Itong occupation list na to, napakarami silang, napakaraming category ng ito yung sa express entry, ito yung occupation in demand category. At nandito lahat o, ang dami. Kung kayo man ay napasali dito sa lahat ng andito, for example, petroleum engineer, landscape architect, mga architect dyan, mga engineers, no, mga dentist, mga opto, pwede kayo mag-apply dito. Pharmacist, pwede kayo mag-apply dito. Okay, so napakarami. Mga massage therapist, yun, mag-apply kayo dito. Post-secondary teaching and research assistants. Oh, pwede kayo dito. Police officer, yun. So, mga editor, journalist, yan. Napakarami, no? So, again, ilalagay ko rin ang funeral director and embalmers. Wow. Kasama din dito. But anyway, lahat to, gas fitter, yung mga kaubayan natin dyan sa Middle East, yan, apply na kayo dito. Andito yung, andito yung sa listahan, yung inyong, may fisherman pa, yan, fishing master and officer, yan. Mga kaubayan natin dyan sa Middle East, ha? Ano kayo dito? Medyo magtingin-tingin kayo dito. Machine filters, ewan ko ano to, but, again, try nyo lang to, ha? Try nyo lang itong programa nila. So, but anyway, so itatry nyo lang na lahat ito ay masubukan ninyong pindutin lahat. At again, kung kayo man ay expression of interest, kailangan din niyo to, no? Kailangan niyo tong expression of interest. And then yung assessment rating. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi lang kayo mag-focus sa inyong edad. Hindi lang kayo mag-focus sa inyong kailangan talagang maraming kategori, maraming factor kasi na dapat inyong i-consider, no? So, education and training, skilled work experience, yan importante yan. Kung mayroon kayong mga training certificate diyan, pwede yan. Oo, lagay nyo dyan. Ito yung language ability, yung CELPIP at IELTS, yung edad ninyo. Titingnan ninyo yan, okay? So, paano mag-apply dito? Yan. So, ito yung mga pag-apply, no? At ito nga sinasabi ko kanina na pindutin nyo lang tong apply online to the SINP. Okay? So, lahat ng mga documents ninyo ay dapat. But anyway, again, mag-register kayo dito, dapat isang account lang. Hindi pwedeng maraming account, okay? Kung ang email niyo, yan lang ang gamitin niyo pag-register dito. Kasi pag marami, mahirapan kayo. So again, create an account. Mag-create kayo ng account dito. Ito yung complete different sections. Ang inyong mga documents, i-scan niyo, i-upload niyo, and then ilagay nyo sa PDF format, i-save ninyo, and then i-submit. Yun. Diba? So, again, ang problema din kasi, Kuya Noy, may problema ako sa settlement funds. Ang settlement funds kasi, ay madali lang kasi ito eh. Andali lang nito. Okay? So,
madali lang yan. Hindi na kayo niyan mag-isip. Marami kayong mahiraman ng pera dyan. Okay? So, yun ang importante na kayo po, lahat na to, ang inyong work experience, yung inyong mga proof of status eligibility, kung kayo man ay engineer, doctor, or ano man ang inyong profession, kailangan meron kayong mga proof dyan. And yung inyong, kung may diploma, certificate, or ano man ang inyong ano, inyong man natapos, i-ano nyo lang to, i-submit ninyo sa yung occupation listing requirements. Ito yung education, dito nyo isi-send yung inyong ECA, yung ito yung education credential assessment. Yun. So marami tong apat yatang offices dito sa Canada. So pwede ninyong i-send yan at ipapa-approve ninyo, kumbaga ipapa-appraise ninyo inyong eligibility sa inyong yung inyong education, kasi sila ang nagbibigay ng ranking diyan kung ikaw ay ganito, ano man, sila nang bahala niyan, okay? So pataging guys, ito ay isang pamamaraan na tayo po ay mag-prepare. Kung hindi man kayo makatapos nito, I know nasa almost matatapos na rin ang taon ng 2020. Hi, thank you. So ito paghandaan ninyo. In next year, probably end of quarter next year, pwede ninyo itong applyan. Kasi importante, ang preparation lang. No, kailangan talaga ang preparation dito. Huwag kayong mag-submit ng application na hindi kayo prepare. Dapat naka-prepare kayo lahat para smooth ang inyong application. Walang problema. So again, sinasabi ko sa inyo na sana ay makabigay man lang itong mga videos ko sa inyo ng inspirasyon sa mga gusto, no, na nagbalak pumunta sa Canada. Pwede ninyong i-share itong aking mga videos na sana naman ay sila din o kayo din na makapunta kayo sa Canada. I'm so happy kung kayo man ay makapunta sa Canada. Ano? But anyway guys, again, shoutout muna ako sa mga nag-click ng aking join button. Kung gusto niyo shoutout sa aking channel, pindutin niyo lang yung aking join button. So again guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana naman i-consider niyo i-subscribe itong aking channel na sana naman ay makapagbigay idea sa inyo kung paano nga mag-apply sa Canada. Ayun. So but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.